Hello po Sir Bob at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Annalyn, 29 na taong gulang. Lumaki po ako sa Bataan at naninirahan na ngayon dito sa Caloocan. Madalas, noong andoon pa ako sa Bataan, ay nagbabakasyon ako sa Zambales, doon sa tiyahin ko na kapatid ni Papa. Andoon ako palagi sa kanila kapag magsesemana santa na. Isa sa pinupuntahan ko noon sa Aselyejo Zambales ay ang Sinakulo. Medyo kilala din kasi ang lugar na to sa pagdaraos ng Sinakulo tuwing magmamahal na araw. Huling punta ko doon at napanood yung Sinakulo ay noong 2016 pa. Kasama ko pa ang mga pinsan ko noon. Hindi ko alam noon Sir Bob na 2 buwan na akong nagdadalang tao. Sumama pa kami noon sa prosesyon ng mga pinsan ko. Sobrang daming tao at ang dami ding naikipinitensya. Medyo umambon pa, pero tuloy lang kami sa kakasunod sa nagpuprosesyon. Medyo napapadilim na rin noon nang maarating kami sa pagdarausan ng Sinakulo. Napansin kong habang naglalakad kami, ay may isang matandang babaeng naasunod sa amin. Nasa gilid ko ito. Nakasuot pa ito ng itim na bestida at itim din ng belo. Akala ko pa nung una ay isa ito sa mga karakter na gaganap sa Sinakulo. Dahil sa totoo lang ay nakakatakot ang itsura nito. Sobrang payat kasi nito at lubog ang mga mata. Pero hindi ito gaanong pansinin dahil sa belong suot nito. Nagkataon lang na nagtama ang paningin naming dalawa. Siniko ko pa ang pinsan ko noon at pasimpleng tinuro sa kanya yung babae. Pero tiningnan lang niya ito. Wala akong nakitang reaksyon mula sa kanya. Nang maarating na kami sa dausan, ay napansin kong lumayo ito. Napansin ko din na mabilis itong naglakad kahit payat at may katandaan na. Nakasayad kasi ang laylayan ng bisida nito sa lupa, kaya para itong nakalutang. Bago ito makalayo, ay tumingin pa ito sa akin. Sunod ay sa tiyan ko. Ganoon na lang ang hilakbot ko noon nang muli kong tingnan ang mukha nito. Para itong bungo na nilagyan ng belo. Kinilabutan ako sa nakita at napakurap-kurap pa. Pero bigla na lang itong nawala sa paningin ko. Hinanap ko pa ito pero hindi ko na nga siya makita. Hindi nga ako makapaniwala sa nakita ko. Nang bigla na lang humilab ang tiyan ko, sabay ng kakaibang kirot sa sinapupunan ko. Napansin ko na lang na may tumutulo ng dugo sa suot kong shorts. Akala ko pa nung una ay dinatnan lang ako. Pero sobrang dami ng dugo at namimilipit ako noon sa sakit ng puson, kaya agad nila akong dinala sa ospital. Sakalang namin nalaman ang tungkol sa pinagbubuntis ko at nakunan nga ako. Doon ko lang dinalaman na magdadalawang buwan na pala ang nasa sinapupunan ko. Bigla ako noon napaiyak. Hindi nila maipaliwanag kung anong nangyari at kung ba't nakunan ako. Marahil dala ng init at stress dahil sa dami ng tao, pero hindi naman yun ang naramdaman ko sa Sinakulo. Bigla na lang daw humina ang kapit ng bata, pero wala namang diferensya ang matres ko. Wala din akong naramdamang kakaiba noon bago humilab ang tiyan ko. At gaya nga ng sabi ko, hindi naman ako sobrang napagod dahil mabagal lang naman ang paglalakad namin. Actually, nag-i-enjoy nga ako sa ginagawa namin nung time na yon. Saka ko lang naalala yung nakakatakot na nilalang na nakita ko. Bago kasi ito mawala, nakita ko pang tumitig ito sa tiyan ko. Di ko alam kung may kinalaman ba ito, pero nang mawala ito sa paningin ko ay saka naman biglang sumakit ang tiyan ko nun. Pero ang sabi ng mga pinsan ko ay wala naman silang nakitang matandang nakaitim na babae na sumabay sa amin sa prosesyon. Wala silang nakita ng tulad ng pagkakadescribe ko. Kaya lumakas ang kutob ko noon na may kinalaman ito sa pagkalaglag ng ipinagbubuntis ko. Pinatingnan ako noon ang tiyahin ko sa isang manggagamot. Kailangan ko rin daw kasing magpahilot para hindi na ako muling makunan. Sabi ng manggagamot ay may kumuha daw sa baby ko. Hindi niya raw matukoy kung anong klaseng nilalang yon. Parang ligaw na kaluluwa na may galit sa mga babaeng buntis. Ayoko namang maniwala sa mga ganong bagay, pero wala din naman akong makitang dahilan kung bakit ako nakunan. Simula nun
ay hindi na ako sumasama sa mga prosesyon kapag mahal na araw. Nananatili na lang ako sa loob ng bahay kapag Semana Santa. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang po akong Dave, taga Olonga po. Nakahiligan na namin ng mga barkada ko noon na puntahan yung mga lugar dito sa Zambales na napapabalitang haunted. At isa na nga yung resort na yon sa Narciso Zambales ang napuntahan namin. Kahit sa labas pa lang noon ay mararamdaman mo na ang kakaibang katahimikan. Kahit ihip ng hangin noon ay naghahatid ng kilabot. Ang balak lang namin noon ay sumilip at tumigil doon hanggang hapon. Nakasarado kasi ang gate kaya hindi kami makapasok. Hanggang doon lang kami sa labas noon at nakikiramdam. Nang medyo magdidilim na ay nagaya na ako noong umuwi. Pero sinabi ng isa sa mga kasamahan namin na doon muna kami hanggang magdilim. Nung dumilim na nga ay nakaisip ng kalokohan itong kasama kong si Robert. Inakyat niya yung gate kaya wala naman din kaming nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Nag-ikot-ikot kami sa loob at pinasok din namin ang ibang cottages. Tuyong fountain ang mabubungaran mo sa gitna at meron namang swimming pool sa may bandang likod o gilid yata yon ng resort. Di ko na matandaan dahil madilim na yon nung pinuntahan namin. Tahimik na sa loob nun, pero yung pakiramdam na parang may mga matang nakatingin sayo, yun ang nagpakilabot sa akin. Sa bawat daanan naming lumang cottage ay kinikilabutan ako. Para ba kasing may tao sa loob nito? Matagal na kasi itong inabandona ng may-ari, kaya hindi mo naman alam kung anong klaseng elemento ang naninirahan doon. Dumagdag pa sa kabang nararamdaman ko noon ang sobrang katahimikan at ang may kalamigan na rin na buga ng hangin. Sabay bigla na lang makakarinig kami noon ng langit-ngit mula sa isa sa mga cottages. Sumunod noon ay may kumakalabog at para bang may biglang pabagsak na sinara ang pinto. Doon na kami nagtulakan sa takot. Sinabi ko sa kanila na umalis na, pero gusto daw nilang i-video ang loob. Naiinis na ako noon dahil ang lakas nga ng kabuglang dibdib ko sa takot. Aalis na sana ako noon nang bigla na lang parang may tumakbo papunta sa gate, pero wala naman kaming nakitang ibang tao. Sunod noon ay bigla na lang bumukas ang pintuan ng isang cottage. Hindi kami agad nakakilos sa takot. Dahan-dahan pa kaming naglakad nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagsitsit. Doon na kami nagtakbuhan papuntang gate. Nagtulakan pa nga kami noon sa pag-akyat. Nang makalabas na kami ay tumigil pa muna kami para tingnan ang loob. Parang doon pa lang naipon lahat ng kilabot na naramdaman ko. Lalo na nang makita ko ang buong lugar sa dilim. Para din itong Laperal White House sa Baguio na may mabigat na aura. Bigla kasing bumigat ang pakiramdam ko noon nang maalabas kami at para ba akong lalagnatin. Lalo na at may naririnig kaming maraming yabag mula sa loob. Pabalik-balik ito. Meron din na parang tumatakbo. Kaya di na kami nagdalawang isip pa na lisanin ang lugar at hindi na muling bumalik pa. Hello po sa inyo boss at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Nung kailan ko lang po natuklasan ang channel ninyo at naisip kong ibahagi sa inyo itong naranasan ko nang minsang umuwi ako ng Zambales. Magpipiestang patay noon at merong ganap dun sa Narciso tuwing Halloween. Ito ang tinatawag nilang Tumba-Tumba, isang Halloween festival. May mga pakontes tungkol sa floral at mga Halloween myth and costumes. Meron ding horror house na dinadayo ng karamihan. Sadyang nakakatakot kasi talaga ang setup nito. Tawagin nyo na lang po pala akong Jeline. Madalas akong umuwi sa amin tuwing piyesta ng patay at hindi ko rin nakakaligtaan na puntahan ang lugar na ito. Kasama ko ang mga kaibigan at mga pinsan ko. Yung huling punta namin doon ay dinagsa talaga ang lugar. Kaya nakasalamuha na lang kami at nagpicture-picture na rin sa mga nakakatakot na characters na nandoon. Pero may isang kuha doon sa litrato na ikinatayo ng mga balahibo ko sa katawan.
Sa litratong kasing yun, tatlo kami na nagpakuha at meron ding mga tao sa likuran namin. Pero may isa pang naisama sa litrato. May isang lalaking nakatayo sa tabi ko. Medyo malabo lang ang kuha, pero kitang-kita na hugis tao ito. Pinakita ko din sa kanila yon at kinilabutan sila. Burahin ko daw kasi malas yon. Kaya lumipat kami ng ibang lugar. Nagpakuha ulit kami ng picture sa ibang parte naman ng horror house at ganun pa rin. Andoon pa rin yung lalaking tumabi sa akin. Nasa tabi naman ito ng pinsan ko, pero sa akin nakatingin. Yun lang, wala talaga akong matandaan na may nakasalumuha kaming ganun. May katandaan na ito ayon na rin sa tindig. May kalumaan at pangmatanda pa ang suot nito. Wala kaming nakitang ganoon sa mga taong naroon, kaya kinilabutan talaga kami dahil posibleng kaluluwa ang sumasama sa amin sa pictures. Nang tingnan namin lahat ng litrato na kuha sa phone ng isa naming kaibigan, ay halos nandoon ito. Pero ang pinagtataka namin ay sa akin lang ito nakatitig. Natakot na ako noon, kaya niyaya ko na lang silang umuwi. Habang naglalakad kami pa uwi, pairamdam ko ay may iba kaming kasama. Parang may nakasunod sa amin dahil nanlalamig at kinikilabutan ako. Nagtatayuan na rin ang buhok ko sa braso. Sinabi ko sa kanila na kinikilabutan ako, pero ganoon din daw sila. Tapos, biglang nangamoy ng kandila. Nasabi ko na baka sinundan kami. Bago pala kami pumunta ng tumba-tumba, ay nanggaling kami sa isang lamay. Doon na kami tumuloy dahil malapit lang ito. Maaaring yung kaluluwa daw na sumama sa amin sa pictures at yung sumunod sa amin ay ang namatay na tatay ng kaibigan namin. Pero sabi ng kaibigan ko na maaaring galing din daw yun sa tumba-tumba. Totoo kasing haunted house ang ginawang horror house na yon. At pwedeng isa lang ito sa mga kaluluwang ligaw na gusto lang magpapansin sa amin. Ganoon pa man ay patuloy pa rin kami sa pagpunta dito tuwing malapit na ang undas. Pero yun na yung huling beses na nagpakita sa litrato yung matandang lalaki. Sana boss ay mabasa ninyo itong kwento ko at ma-narrate nyo sa channel. Magandang araw sa inyo, sir. Tawagin niyo na lang akong Manuel. May kwento po ako tungkol sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales, nang minsang magbakasyon ako sa isang kamag-anak. Isa ang Mapanuepe Lake sa madalas pasyalan ngayon ng mga nagpupuntang Zambales. Bukod sa malang New Zealand kasi ang ganda nito, ay maganda din dito mag-camping. Pero bago pa ma-develop ang lugar, ay minsan na rin kaming naapag-overnight dito. Masasabi kong sa kabila ng maganda nitong tanawin sa umaga, ay nakakakilabot naman ito sa gabi. Nang magpa siya kaming mag-camping dito, ay hindi pa ito gaanong naayos. Marami pang mga matataas na damo at puno dito nun. Natakot pa nga kami nun dahil baka mayroong mga ligaw na mababangis na hayop o ahas na makainkwentro. Pero dahil desidido kaming malaman kung anong sinasabi nilang misteryong bumabalot dito, ay nanatili kami doon magdamag. Kahit madilim, ay kita pa rin mula sa kinaroroonan namin yung krus ng simbahang lumubog. Usap-usapan noon na kapag sumapit na daw ang gabi, ay may naririnig na ingay na nagmumula doon. Parang humihingi daw ng saklolo. Yun ang gusto naming alamin kung may elementong naninirahan sa lugar na yon. Habang nagkukwentuhan kami sa loob ng tent, ay bigla kaming napatahimik ng kasama naming si Cholo. Mga alas 10 na yata yun ng gabi. May narinig daw kasi siyang parang may sumisigaw. Napalabas ako noon sa tent. Nang tingnan ko yung krus, ay namamatay-matay ang ilaw nito. Sobrang ginaw na rin noon dahil sa ihip ng hangin na nagmumula sa lawa. May napansin pa ako noon sa tubig. Parang may lumangoy bigla sa tubig, pero di ako sigurado kung isda yon. Parang imposible kasi malaki ang nililikha nitong alon. Tinutuan ko nga yun ng flashlight, pero wala akong nakita maliban sa gumalaw sa tubig. Nang inalis ko na ang ilaw doon, ay bigla namang tumunog ang tubig na parang may lumalangoy dito. Dali-dali ko yung inilawan,
pero mumunting adon lang ang nakita ko. Tinanong pa nga ako ng mga kasama ko kung anong ginagawa ko doon, pero hindi ko masabi sa kanila ang nasaksihan ko dahil talagang wala naman akong nakita noon. Nag-iya na silang matulog kaya pumasok na kami sa tent. Nakaidlip ako noon nang bigla kaming makarinig ng parang nag-uusap. Nagulat pa kami noon dahil paglabas namin ay may mga tao sa labas ng aming tent. Tinanong namin kung sino sila. Naatira lang daw sila sa malapit. Nakarinig daw sila ng parang may sumisigaw kaya nagmadali silang pumunta doon. Pero kami, wala kaming narinig ng mga sandaling yun. Akala pa nga raw nila ay may nangyari sa aming masama. Nakita daw pala nila kami na papunta doon sa lawa. Pagsasabihan pa nga daw sana nila kami na huwag magpagabi doon dahil delikado. Iilan na rin kasi ang nalunod. Kinuwento ko sa kanila na may napansin akong parang may lumangoy na malaking nilalang. Marami na rin daw na nakasaksi ng ganoon pero wala silang nakita talaga. May naapagkwento pang mangingisda doon na parang may humihinga pa raw sa tubig. Hindi na namin hinintay na mag-umaga pa at umalis na kami. Natakot kasi kami sa mga kwento ng mga taga roon. Lalo na at naranasan ko na rin maramdaman ang presensya ng kung anumang nilalang na nasa tubig na yon. Sabi nila, baka kaluluwa yon ng mga nalunod doon o di kaya yung mga namayapang nasama sa paglubog ng bayan na nandoon. Muli kaming bumisita sa Mapanuepe Lake nitong nakaraang taon lang at ang laki na nga ng pinagbago ng lugar. Parang naging tourist spot na nga ito. Sana nga lang ay natahimik na ang mga kaluluwang nananahan doon. Sana po ay mabisita nyo rin tong Mapanuepe Lake, sir. Talagang maganda siya, pero iwasan nyo lang na magpagabi. Lumaki po ako sa bataan at naniniraan... Anong naniniraan? Dahil sa belong suot nito, nagkataon lang na nagtama ang paningin naming dalawa. At meron namang swimming pool sa may bandang likod o gilid yata yun ng resort. Nung kailan ko lang po natuklasan ang channel ninyo at naisip kong ibahagi sa inyo itong naranasan ko. Bayan, mali-mali. Nang bigla kaming makarinig ng parang nag-uusap, nagulat ba kami noon nang paglabas namin ay may mga tao sa labas.